Kaiyak? Ha? Kaiyak? Tukot niyo. My goodness! Ambrasya! Sama ka! Libre tayo! Ha? Let's go! Rabia! Come! Isang magandang araw, mga boss amo. Ngayong araw nga ay marami kaming ikikwento sa inyo. At isa sa mga kwento ay bakit kinaladkad ng aso ko, si Rodel. Simulan natin ang kwento kay Six at kay Lucy. Simula ngayong araw ay hindi na sila naka-leash sa loob ng farm. At kung marirecall nyo, mga boss amo, ay dati ay nandito sila sa maliit na playground namin, si Six, si Biel at si Lucy. At unang graduate si Biel dahil kalmado na siya. Si Lucy at Six ay nilipat namin dito sa may gazebo at nilagyan namin sila ng leash. Ang exercise na ginawa namin ay ang tawag doon ay monkey see, monkey do. Dahil sa gazebo ay tanaw nila lahat ng ginagawa ng mga kasama nila. At ang gazebo ang pinakakalmadong lugar sa farm. Ang pinagsamang pagiging malamig na lugar ng gazebo at ang pagiging kalmado ng mga aso ko sa loob ng gazebo ay makakatulong sa pagiging kalmado ni Six at ni Lucy. Ito mo naman to, no? Napakatibay ng loob. Kaisa isang maliit, nakikipaglaro sa malalaki. At yun nga, naging tagumpay ang diskarte namin kahit na nandito si Turkey, si Pilipinas at ang iba pang kaaway ni na Lucy at Six ay kalmado lahat ng mga aso ko. At syempre mga boss amo, kahit kalmado na ang mga aso ko ay dapat meron pa rin minimum supervision, ika nga. Dahil kahit man baliktarin natin ang mundo ay ang aso ay aso pa rin. At habang ine-enjoy na na Six at Lucy ang kanilang panibagong kalayaan, ay nilibot ko ang farm. Ito yung effect ng sobrang init ng panahon, no? Lupa na wala ng damo. Kaya dito nagtatambay si Abu dahil malamig, oh, daming puno. Ito naman ang pangalawang kalmadong lugar sa farm. Ang madalas tumambay dito ay si Abu at si Victoria. Tumatambay din dito si White at si Orange. At of course, si Pangarap. Ganito ang sinasabi kong buhay ng aso, mga boss amo. Ang mga aso ko ay malayang tumatakbo sa buong farm. At kung gusto man nilang tumakbo ng sobrang tulin kagaya nito ni Turkey, ay pwede nilang gawin. Siguro ang tanong ng iba ay, bakit nyo pa nilalabas ang mga aso nyo for a pack walk? Eh ang lawak-lawak naman ng farm nyo. Una sa lahat ay sa pack walk ay nire-replicate namin ang pagiging askal ng mga aso ko. Tama kayo, boss amo, askal, asong kalye. Dahil mga boss amo, ang mga askal ang pinaka-fulfilled na aso sa lahat. Nagmumukhang apilang naman ang mga askal dahil sa ating mga tao. Pero kung ang pag-uusapan ay ang paggamit nila ng ilong, ay sila ang number one fulfilled na aso. At dahil nga sa batas ng tao ay bawal ang askal, dahil sa mga panganib na kaakibat nito, ang rabies at iba pa, ay ang pack walk na ang pinakamalapit sa buhay ng aso. At sa maniwala kayo o sa hindi, mga boss amo, kahit gaano kalawak ang lupa ko para sa mga aso ko, ay ito'y isang malaking kennel lamang. Dadating at dadating ang oras na maboboring sila dito. Okay, dati si Maya, eto si Maya, Hungarian Coolie, wala natitirang coat dito sa side. And then dito sa ilalim, lagi niyang kinakagat. Pero ngayon, napansin namin, simula nung binago namin yung approach sa mga aso namin, yung buhay aso na sinasabi ko, eto na, hindi na niya kinakain. Dahil fulfilled na siya. Yung dating kinakagat-kagat niyang gano'n dahil wala siyang ginagawa, nakakulong lang siya, wala na yun. Yan, ito mo, patakbo-takbo na lang. You're good. Yun mga boss amo, isa na namang success story ang narinig ninyo. At kung may mga aso kayong kagaya ni Maya, ay baka kailangan lang ng konting lakad at kailangan lang ng buhay ng aso effect. Ang susunod na kwento ay tungkol naman sa reaction ng female pack ko kay Bahaghari. Tingnan natin ang reaction nila. So walk ko hanggang doon. Sa una ay hindi nila pinapansin si Bahaghari. Pero ito namang si Bahaghari ay ramdam na ramdam niya ang enerhiya ng female pack. At kung napanood nyo ang reaction ng male pack ko kay Bahaghari, ito naman ang reaction ng buong female pack. Oh. Hey! Teka lang, teka lang. Okay. Okay lang, sige. Okay na. So, yun ang reaction ng pack, ha? Sa outsider. Si Bahaghari ay hindi pa nga miyembro ng pack. Isa pa siyang outsider. Siya ay technically
naka-quarantine pa rin. Kailangan muna naming i-boost ang kanyang immune system, pagandahin ang kanyang katawan para pag humarap siya sa PAC, meron siyang lakas. Ma'am po, magandang magpagpalang araw sa inyo mga boss. Amo, kahit po ako'y kinalat ka ni Sik at saka ni Lucy, yan, masaya pa rin po ako. Paano ka kinalat ka? Kinalat ka po kasi ako ba nang may dumaan pong aso. Pagdaan po ng aso, tumakbo yung aso, tumakbo yung tatlo, kinalat ka po ako. Pagkalat ka po sa akin, ginanyan po ako. Oh, ang ano no? Ano, para ako pa Superman. Nanayos na aso na yan. Kung hindi tumakbo yung aso na askal, aspil na yan, aspil. Hindi po ako makakalatkan. Ayun po mga boss, ang mga ebidensya na nakalatkan po ako ng tatlong aso. Yan. Ayun po mga boss, amo. Kasi masakit ng kukisip. Masakit at mahapdi. Hindi po. Masakit talaga. Kaya po kung magkawa ko ng aso, dapat malakas kayo. Dapat kumakain kayo sa umaga. Hindi kasi ako kumain sa magahari, kaya ako yung nadamahin. Ako gusto po. Ito po yung kakamot ko sa akin. Kulay ube. Mga boss amo, sakit mga boss amo. Tang ilang ha? Oh my goodness! Madakit! Ano ibig sabihin pag nabula? Zombie ka na? Apekto po yan ng gamot. Oh my goodness! Kaya boss, huwag kayong papakalat ka sa aso nyo. Mahirap magkaskasan ng goose. Oh my goodness! Ambrasya! Mountain! Gusto ba? Hindi ba ito boss? Guys, nagiging zombie na si Rudy. Ito yung manyak na zombie. Ang sakit pa. Dumara, kahiga ka. Kahiga. Tapos abutan ko, may ganun po. Pag-ganun po. Ayun, umigil sila. Tapos, walk na ulit kami. Parang walang nangyari. Kalmado lang ulit. Nung napitawan ko aso, kinabahan ako. Akala ko makakapangkat. Pagtayo, pagtapa akong ganun. Habol ko yung aso. Pagkahabol ko na aso, kinabahan ako kasi makapangkat si ano. Pero may ganun, titiki ba yun? Titiki, baka kasi kagatin si Titiki. Yung aso ni Mama Eileen. Paso Mama Eileen. Oh my God! Sabi ko nga, huwag na magsisigaw eh. Sumigaw pa rin. Out na na. Yan lamang po. Yan lang po. Maraming salamat po. Kiyak? Ha? Kiyak? Tukot eh. Yun lang po sa ngayon at maraming salamat sa panonood.